from Maguindanao Province, meron din po tayong nakikita sa YouTube na papuntang Bukidnon area. Kasi napakalawak po ng Mindanao River Basin. Pero ito po ang nalalaman natin ang pinakamalaking deposit sa Ligawasan Mars. At siguro ang gobyerno natin, kung hindi po nila ito alisin sa protected area, ay baka sa ibang mga probinsya po nila gagawa ng mga ano diyan, mga piping para masuction yung methane gas. Ang sa akin naman po, gusto ko po mangyari dito ay nandito yung likas na yaman sa Maguindanao Province, gagawa ng parang gobyerno ng BARB at ang ating national government na dito na lang gagawa ng planta sa Maguindanao Province. Upang sa ganun ay dito rin na maano yung mga planta at malaman po ng buong mundo na ang yaman ng ating probinsya ng Maguindanao ay yaman din ng buong bansa. Sa Pilipinas. Sir, linawin ko lang, anong kaibahan nitong mga, alam niya, yung demand natin na mga oil products dito po sa inyo na methane na gas, para at least alam lang ng ating mga kababayan, baka isipin, uy, pwede na siguro yung pang ano natin, gasolina natin sa ating mga ano po ang kaibahan ng yung produkto or yung likas na yaman na nakukuha po dyan po sa inyong bakuran compare sa demand natin na ngayon po? Ang nalalaman po natin dyan, Elmer, yung unang-una po dyan, yung gas, parang emission lang yan. After the methane gas, ang second layer po dyan is coal. Ang third layer po sa pagkakalam po natin yung fuel na. So by layer po yan. The more na malalim po yung tusok ng tubo, yung pipe, mas may tendency na mahukay po natin yung fuel doon sa ilalim. At meron po yung mga proseso, parang refinery po na para mas separate din po yung tubig at saka yung fuel, yung coal at saka yung methane gas. Yun po pagkakalam natin po dyan. Pero ang makakasagot po dyan ay yung mga expert po, yung mga scientists po natin, mga Filipino scientists. Pero potential po talaga to, Elmer. Hindi ito biro na kumbaga ay yung isisindihan mo lang siya na kusang namamatay lang. 24/7 po to, Elmer, MJ. Na hindi po namamatay. Sir, sige, may katawa. Admar po, sir. Hindi po Elmer. Admar. Admar, sir. Sounds Admar, like naman sorry, po. Sorry, okay sorry. Lang po, sir. Okay lang po. Nasabtan naman, sir. Nasabtan naman. Sir, yung sa PNOC, yung ating state-owned player, wala pa bang wala pang update, no? Parang hindi yata siya priority ng PNOC at ng Petronas. Sa palagay ko, nasa ng Department of Energy yan, MJ. Oo, nasa kanila na. Pwede, you can ask them, no? Kung ano yung konkretong kasagutan nila. Na, kasi tayo po, isang civilian, kumbaga, naghihintay lang tayo kung ano yung masabi ng gobyerno para sa ditong likas na yaman ng ating bansa. Mm-hmm. Sir, yung private company, welcome sa inyo po. Yung halimbawa, may kasi kung wala talaga tayong kakayanan pa as of the moment or kung gusto na nating linangin yan, meron tayong mga kapitbahay ng mga bansa na meron agad-agad kakayanan. Welcome ba sa inyo yan o mas gusto ninyo na tayo, mga Pilipino, ang lilinang talaga dyan? Ang mga bihasa po dyan, Mar, yung mga foreign countries, so, Kulang po tayo ng kakayanan, no? So, kaya kailangan natin yung tulong ng ibang bansa. Like for instance, yung Middle East, bihasa po sila dyan. Yung Israel, bihasa rin po sila. Yung China, bihasa rin po sila. Pero depende sa ating gobyerno, sa national government, at yung sa BARM, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung anong pagkakasunduhan nila at kung sino po mamumunan at kung sinong gusto nilang mga foreign investors na dapat mag-explore nitong natural gas dito sa ating probinsya. More or less, sir. Welcome naman po lahat. Welcome po lahat yan, MJ. Alright. Sir, huli na lang po siguro sa ating mga kababayan na ngayon lamang po nalaman na meron pula tayong mga ganyang likas na yaman sa Mindanao na pwedeng makapag-generate ng income at magdudulot ng kaginawaan sa buhay natin mga Pilipino kung ito po ay matututukan talaga. Yes po. Yes po, MJ. Sana po ipag-pray natin na bigyan pansin na nga si ating national government kung sino man yung susunod na presidente ng ating bansa, upang sa ganun ay pwede nang uuwi ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At hindi na sila mga ibang bansa, hindi na sila mamunan at maghanap ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan sa ating bansa.
All right. Okay. Maraming salamat, Congressman, sa inyong oras at panahon. Hangad natin na yung natural resources talaga, yung fuel deposits dyan, ay talagang magamit natin. Nandyan lang pala yan. Eh. Bakit pa tayo maghahanap ng iba na makatutulong? Ikaw, nakakabinipisyo ka na yan. Hindi ka na bumibili ng LPG. Ang LPG ngayon, mayigit 1,000 na natin yung LPG. Okay.